Hello mga kapanalig, welcome back to my channel, your Barista Luis, your online barista. And for today's video ay gagawa tayo ng coffee gamit ang mocha pot. So meron tayong 6 cups and 4 cups na mocha pot. So itong mocha pot na to, nabili ko lang sa Daiso. Ito, yan. Pero ito, matagal ko na nabili. Then ito, meron silang bago, which is yung stainless na mocha pot. And pwede siya sa induction. So, ito, stovetop lang. Okay. So, yun. So, kung mapapadaan kayo ng Daiso, tingnan kayo sa mga coffee, ano nila, essentials. Makikita nyo rin na baka meron di kayo makitang ganito. Okay. So, ano ba yung mga kakailanganin natin? So, syempre, itong mocha pot. Stove. So, ginagamitan ko ng ganito para, kasi hindi siya kasya rito eh. Masyadong maliit itong ilalim nitong mocha pot dito. So, ginagamitan ko siya nito para hindi siya nakadirect doon sa apoy. And, syempre, weighing scale. Then, yung coffee beans natin. And, grinder. Okay. So, yun. So, yung mga kakailanganin natin sa pag-brew ng coffee using mocha pot. So, start na tayo. Ayan. So, nakikita nyo naman, ito medyo gamit na siya. Kasi ito talaga yung ginagamit ko. Unlike dito. Pero, itatry natin parehas. Para may idea kayo. Kasi for sure, yung iba dyan may gintong mocha pot. And yung iba, ginto yung gamit. Okay? So, start na tayo. So, unang gagawin natin, syempre, magtitimbang tayo ng ating coffee beans. So, sa 6 cups na mocha pot, ang gamit kong grams ng coffee ay 25 grams. Then, yung water niya ay 150 grams lang. And yung tawag dito, yung grind size niya medyo fine, pero hindi naman kasing fine nung katulad sa espresso. And hindi ganun ka medium or coarse katulad ng sa pour over. Okay. So parang medium to medium fine, ganun lang yung grind size niya. Kita ba? Yan, so ganyan lang kasi, ganyan lang siya kapino. Yan. Kita. Yan, ganyan lang. Hindi naman ganoon kapino katulad ng sa espresso. Siyempre, lalagyan na natin sa ating parang pinaka-filter basket ng mocha pot. Yan. Yan pa ito natira. So, ganito na siya. Kailanganin ko pa to. Then, ang ginagamit kong water dito ay hot water. Para tawag dito. Para mabilis na siyang kumulo. So, magtimbang lang tayo ng tawag dito. 150 grams.
So hot water na yung ginagamit ko para mas mabilis siyang kumulo. And syempre dahil mainit ang ginamit nating tubig, kailangan natin ng towel or pot holder pang hawak dito sa ilalim para hindi tayo mapasok. Okay? So make sure na mahigpit siya. And yung makita niyo may rubber siya sa gitna nitong makita niyo daw may rubber siya rito sa ilalim. Make sure na nakakabit 'yan ha. Para hindi siya tumalsik pag nag-brew na tayo, okay? So lagyan na natin siya sa ating stove. So, pwede itong sa pinaka-stove nyo or portable stove. So, hindi ito nagana sa mga induction cooker. Unlike nitong isa, ito nagana ito sa induction eh. Okay. And yung apoy nyo dapat medium to medium low lang. So, huwag masyadong malakas. Kasi pag tawag dito, pag malakas yung apoy nyo, pag kumulo siya, magtatalsikan siya dito sa ibabaw. Kaya medium low lang, medium to medium low lang yung apoy natin. Okay? Hindi ganong kalakasan. Yan. Yan na yung ating coffee. So, ganyan lang siya. Hindi siya ganun ka krema. Oops. Yan. So, yan. Ganyan lang yung ating coffee. Okay. So, ngayon, mag-iinit naman tayo ng ating gatas para sa ating kape. So, kaya depende na sa inyo kung gano'ng karaming gatas ang gagamitin nyo. Then, papakuluan lang natin. Picture na yung ginamit ko. So, huwag masyadong malakas. For sure, mainit yung handle nito. And, pag ganito, ginagamitan ko siya ng thermometer para makita ko yung temperature ng gatas. Kailangan hindi siya masyadong lapat sa pinaka baba. Layo naman. Pagdating naman sa milk naman, usually ang gamit ko lang naman is medyo warm. Hindi ako nag-extra hot. Kasi pag extra hot, parang nasusunog na yung gatas. So, hindi ko na masyadong malasahan yung kape. Dahil, syempre, pag higop mo, mainit, there's a possibility na mapasok ka. So, yung palate mo, hindi na ganun ka sensitive pagdating sa panlasa kasi medyo napasok ka na eh. So, yun. Basta warm milk lang yung ginagamit ko usually. So, pwedeng 120 to 140. Pero minsan, gumagamit ko ng below 120 eh. So, nasa sa inyo na yun. So, ito ay nasa Fahrenheit yung tinutukoy ko ah. So, pa 130 degree Fahrenheit na siya. Tsaka pag sobrang init din kasi nawawala yung ano, na parang natural sweetness ng gatas. Kaya mas maganda yung medyo warm lang. Or pwedeng hot. Pero hindi masyadong, I mean, extra hot. Kasi syempre, yung iba, na-order ng coffee nila na extra hot. Mga cafe latte nila or mga ano nila. Okay? So ito, stop na natin.
na-reach natin yung temperature na gusto natin, which is around 140 degree Fahrenheit. And next natin ay magfrot tayo. So, paano ba magfrot? Using a French press. Ewan ko lang ha, pero share ko naman sa inyo yung technique ng pagfrot ko ng gatas. Sumayon ako dito ang French press na may water. Pakita ko na sa inyo kung paano ako magfrot gamit itong French press. So, itong water nito, kunyari ito yung milk. So, pag magpo-frot ako, ang ginagawa ko, nilalagpas ko doon sa surface ng milk, itong screen nitong French press. Para makakreate ako ng foam. So, siguro around mga 5 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ganun lang. Then, pag ito-texturize ko na yung gatas, dito ko sa ilalim na parang nagpa-pump. Ganyan lang. Para hindi na ako makakreate ng foam. So, parang tine-texturize or hinahalo ko na lang yung milk foam doon sa milk. So, hindi ko sure. Pero, so far, yun yung technique na nagagawa ko, na ginagamit ko. And, medyo okay naman. Basta ganun lang. Okay? So, 5 seconds. Pump. Above the surface ng milk. Then, 5 seconds below the surface ng milk. For texturizing. Okay? So, ganun lang. So, subukan na natin doon sa ating gatas. So, ngayon, susubukan na natin yung pag-frot ng milk natin. Gamit syempre itong French press natin. So, 5 seconds lang naman. 5 seconds and 5 seconds parehas. Okay? 5 seconds above the surface and 5 seconds below the surface ng milk natin. Okay? Yan. So, kung papansin nyo, sa 5 seconds, medyo umangat na siya. Kumapal. Yan, nagka-foam na siya. Ngayon, 5 seconds tayo sa texturizing naman. Yan. So, syempre, subukan natin to sa ating coffee na na-brew gamit ang mocha pot. So, yun yung ating milk. So, maliit lang naman itong baso ko. I think this is 8 ounce cup. Try natin gumawa ng latte art. So, medyo foamy na gawa natin. Oh. Pero still, nakagawa pa rin tayo ng ating latte art. So, ganun lang. So, since may gatas pa tayo, sayang naman kung di natin gagamitin. Pour pa tayo. So, ito di ko alam kung may foam pang natira. Pero, try na rin natin. Ano? Kinapos na sa gatas, di na natin nahati. Gamitin natin yung tip nito. Pangkat. Oh, wow. O, diba? So, yun. Meron na tayong cafe latte using mocha pot and French press. Okay? So, next natin, itong isang mocha pot naman na to. Okay? So, dito sa 4 cup na mocha pot, ang gamit ko na coffee beans naman ay 15 grams lang.
So ito, mas maliit yung basket nitong 4 ounce cup na mocha pot. Siyempre, lalagyan na rin natin siya ng ating kape, ng ating coffee beans. Ayan. Kasi kung iano natin katulad ng ratio nung nauna nating mocha pot na pang 1:6. So kung gagawin natin 90 to, eh konti lang yung may extract natin kasi may mga matitira pa rin yung water dito sa loob. So kaya dinamihan natin yung ratio nito. You can share your experience sa mocha pot na to. Just comment it down below. Para alam natin, kasi for sure, iba-iba yung experience natin eh sa paggamit ng mocha pot na to. Okay. And yung iba dyan, for sure, mas makrema yung kanilang nagagawang coffee gamit yung nauna nating mocha pot or kahit itong mocha pot na to. Okay. So ngayon, papakuluan na lang natin siya. So, same lang din ang nauna natin. Medium heat lang. Medium to low heat. Yan. Kita nyo. Lumalabas na siya. Ah. So, off na natin. Mukhang mas maganda naman na yung ating foam. Kaya natin na kung makakagawa tayo ngayon. Uy, ano yun? So at least, kahit pa paano, mas maganda naman siya. Kapag sa nauna natin, di ba? Kaya bawas ko na eh. Ito yung pangalawa. Oh. Ito pangalawa may daya eh. So doon nagkatapos yung video natin ngayon. So kung pagdating naman sa lasa ng coffee nilang dalawa, ikukumpara ko ah, para sa akin, mas gusto ko yung lasa nito. Kasi mas full flavor siya. Kumbaga mas flavorful and mas stronger yung lasa ng coffee niya. Siyempre dahil sa ratio ng ginamit natin which is 1:6. Pero kumpara dito na parang medyo mas mataas yung ratio ng water natin. Pero wala akong choice kundi taasan yung water or yung ratio ng water niya. Kasi pag i-meeting ko yung ratio natin katulad doon sa 6 cup na mocha pot natin na 1:6 gamit dito, ay yung water naman niya ay naiiwan sa loob. So hindi lahat ng tubig niya is nakakaangat palabas. So yun. So, kaya hindi ko siya madalas ginagamit. So, mas madalas kong gamitin is yung 6 cup na mocha pot. Okay? So, dito na nagtatapos yung video natin ngayon. Kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na din po kayo. So, see you next vlog! Bye!